Rosita Suarez and her family spent 2 Christmases here. The evacuation center in Pescador Navotas is cramped, hot, and noisy. The space allotted to them, a double-deck bed. The Suarezes are among 100 families still here. There used to be 1,500 families in the so-called tent city since Typhoon Pedring in 2011 and Typhoon Henner in 2012. Many of them are going to be relocated to a housing project in Barangay Tansa, also in Navotas and in Bulacan. Wala po, naghahantay lang po kami ng ng DSWD. Kung kailan kami sasabihan na lumakad na kami, maglakad na kami ng mga kailangan namin, na nakapagpasa na kami. Teresita's application for relocation was denied. She was considered ineligible because she supposedly had her own house in Barangay Pitonggatang, Sipak, Navotas. Ako lang po ang hindi. Kesa raw, may bahay raw ako sa Pitonggatang. Ang sabi ko naman po, hindi naman po akin yung bahay na yan sa magulang ko. Eh, inaano po nila, nasa akin daw yon. Tapos daw po, nakikiusap nga po ako sa kanila eh. Sabi ko, at saka po yung bahay na sinasabi nila, nakakatakot na rin po. We visit the house which is facing the sea. A huge slab of its wall had crumbled with the impact of strong waves. In Pitonggatang, houses on stilts built on the seashore remain. One of them belongs to Sonia Suarez. Sonia wanted to leave her house since Typhoon Pedring, but she wasn't granted a family card, the document that proves she was a victim of a disaster. Hinihingi sa akin yung address daw ng asawa ko sa Palawan para daw maasulatan nila na katunayan na wala na akong kinakasama, ay walay na. Solo parents kasi yung apply ko. Tapos may nakasagutan pa nga ako dun na DSWD dahil yung kini-question niya nga yung bakit daw hindi ako personal na nakapirma dun sa family card. Sabi ko, bago ako nung panganak eh. Like Teresita, she wants the DSWD to look at her home and see for themselves how unsafe it is. Tapos ito oh, may nakalagay na validated daw kasi nasilipan nila na may natitirahan ako dito. Sabi ko, ma'am, puntahan niyo yung bahay na tinitirahan ko kung matino ba. Sabi ko, tsaka oras ng bagyo pa, masisira na naman yan. Climate change experts worldwide have coined a term for people displaced by extreme weather events like Teresita and Sonia. They are called climate change refugees. Climate change expert Dean Tony Lavinia says their numbers are growing. Those people who had to leave their homes temporarily or permanently because of climate-related events. Also, people who ran away from floods, people who have to move because of extreme weather events or because their houses and their communities are no longer livable because of climate-related situations. So those are what we call climate refugees. So in 2010, climate refugees in the Philippines reached 1 million following tropical storms Ondoy and Pepeng. When Typhoon Sendong and Pablo hit areas of Mindanao in 2011 and 2012, over 200,000 climate refugees had to leave their homes. They had no choice but to move to evacuation centers like schools and basketball courts. In Navotas, 200 families live in this basketball court and share these 4 bathrooms. Malu Amante spent 6 months in a basketball court along with 400 families before moving to the tent city, where each family lives in a 16-meter space. There's no partition, no rooms, no comfort rooms, not even doors. She shares bathrooms with the other families. Teresita, on the other hand, lives with 8 other families in her tent. In 2011, almost all 8 families got measles. Ano po, marami pong sakit. May ubo, may sipon, mayroon yung tikdasangin po. Nagkaroon din po ako rito. Nahawa-hawa po kami rito, lahat kami. Nung kailan lang po, bago magpasko. Eh kasi po, dikit-dikit lang po eh. Malu, who didn't even own a house before the disaster, was more fortunate. After 8 months, she got the DSWD's endorsement to a housing project in Bulacan.
Kaya po matagal po yung proseso po ng pabahay po sa amin. Kasi po kami, mga nakatira po sa pitong gatang, private po yung tinitirika namin. Ngayon, ang ginagawa po ng DSWD, under observation po yung ginagawa niya. Kasi hindi basta-basta po yun sila nagpapalis eh. Talagang nililinaw po nila kung talagang taga-pitong gatang kami o isang rehistrado po kami. Yun po ang ginagawa po nila. Ngayon po, napatunayan po na kami po talaga yung Naboteño at arestrado po sa Nabotas, binigyan po kami ng pagkakataon na makapag-apply po. Hanggang ngayon, may endorsement na po kami sa NHA. Maghihintay na lang po kami ng pabahay. Other evacuees like her opt to move to the relocation site in Tanzan, Nabotas, which was built in 2011. On the 8-hectare relocation site stands 1,500 houses, some of which were funded by the local government, the National Housing Authority, and the non-profit organization Habitat for Humanity. The houses are 22 square meters big, with comfort rooms lined up outside the houses. One of those who moved there was Elizabeth Menamen. The house she was renting was washed out by Typhoon Pedrin. Elizabeth chooses to move to Tanzania even if she can only stay there for 25 years and not own it, because this is where they earn a living. Inisip ko nga kasi sa Bulacan kasi ang hirap ng trabaho doon eh. Yung anak ko nandoon ay hirapan din sila. Walang hanap buhay doon. Yan, pupunta rito, manghihingi. O kaya lalaot, kung wala silang huli sa laot. Lavinia says when climate change refugees choose to stay in the area they originally lived in, the sensible thing to do is to redevelop that area so they can have sources of income. The state of the earth solution is actually find a place nearby where they are currently living and redevelop that place for them, no? Because it's going to be very difficult to move them out away from their jobs, essentially, or away from the schools for children. But Teresita doesn't have the option of Tanza or Bulacan. The local government is firm. Those who own houses are not a priority for relocation. Kasi kung private po yun, tapos humingi sila ng pabahay, ang dami pong hihingi na po yun once binigyan mo lahat ng nasa private. So since halos libre yung pabahay, then lahat po ng siguro kahit sino naman po kukuha po ng pabahay. Siyempre yung priority ng government, yung mga walang matiran talaga, yung nasa evacuation centers. The DSWD says evacuees whose houses are in danger zones may be considered for the housing project. But that's a big maybe. If talagang danger zones, baka possible na pwedeng i-consider. Kaya lang, still, nasa private property pa rin sila. No? At talagang ini-wash out ang kanilang mga bahay. So, i-consider din yan ng city government. No? At talagang, syempre, yung allocation namin for mga pabahay ay limited lang din. Buti sana kung never-ending ang ating allocation for pabahay. Kaya dapat we have to prioritize din kung sino po yung ating bibigyan. No? Pero definitely, there will come a time na talaga namang lahat yan ay i-clear out, hindi lang ng Nabotas, no? Kasi meron na tayong mandamos na order from Supreme Court na lahat ng mga na along waterways at ang nasa danger areas ay kailangan pabigyan natin ng relocation. Kaya lang, syempre, kung ano yung ibigay sa atin ngayon na slots, ay yun ang ating, yun lang yung paglalaroan natin kung sino yung bibigyan natin. Whether they own houses or not, these families become climate change refugees because their homes could not withstand extreme weather and calamities. The government must come up with a more nuanced solution to this predicament. After all, people like Teresita cannot spend their Christmases in evacuation centers forever. Purple Romero, Rappler, Navotas.